ladies and gentlemen, get ready to dance. Get ready to dance. Cause here comes DJ Dark Red. Praise the Father. 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 Kunin yung galitin ng anak, ha? Pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Praise the Father! Praise the Father! Praise the Father. Praise the Father. Kaya kunin yung galitin ng anak, ha? Pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Hello everyone, na-miss nyo ba ako? Halak ka. Yun totoo.
Sumagot kayo kung ayaw nyo masaktan, sasampalin ko kayo. Alak ka. Na-miss nyo ba ako? Sagot! Bilis! Alak ka. Bayan, kinain ko na yung lipitin ko. Hello everyone, magandang hapon, tanghali sa inyong lahat at nagbabalik na naman sa inyong harapan na nag-iisa ang nagmamaganda at nagmamaasim ngunit hindi nagmamagaling. Praise the Father! Direk Freddy Valera. At syempre, papasensya na po kayo. Wala akong live kahapon kasi umaga pa lang may inasikaso ko. Tumingin-tumingin ako ng basta. May pinuntahan lang ako at inabot tayo ng anong oras. Kaya late na rin ako nakauwi at sumakit yung ating balakang China mess. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-like na kayo kung ayaw nyo masaktan at type action at magbatean portion na tayo. Let's go! Sa go! Hey! At syempre, binabati natin ang bonggang-bongga lahat ating mga kaeksena na nandyan. Nandyan si Dos Oro, si Lozana Nerpio, si Rampil, si Leslie Hermosa, si Marilu Antig, si Tut, si Abes, si Belen Gato, si Simple Batra, si Mike, si Lynn, si Gera. Hello po, magandang tanghali. At nandyan din si ID Blood Cross at si Ryan Dog Heradela. Magandang tanghali. Erickson Arellano, Rebecca Tabanyag, Ding Lopez Vlog, Miriam K. at Moon Kitamis at kay Alex Gusmundo, Teacher Celine at kay Darwin Nipas at kay Bugs Overload at kay Arnel Dionisio at kay Sushi Su at kay Christian Gamulo at Cristobal Cuartero, Aya Navarro, Odi Lennon, Jake Ortadilla Jr., Rowena Ago Toribio at kay Mayuri Salve at Sam at kay nandyan na rin si Arman Mendoza, Julie Asuncion at Louis De Vera, Katmar, Joy 29, Ray Francisco, Erickson Arellano, Smasher at kay Generoso Mariano. Magandang tanghali rin kay Pinulan, Monaline at kay Mr. Cool De Vera, Gerardo at Luna Girl at kay Fremzy at kay Fokmi at kay Merle Baloha at kay Chuna Jonathan, sorry, at kay Sweetie You at kay Ayen, ay mali pala, kay Zen AIJC. Welcome po sa ating live stream at syempre nandyan din si Mr. DJ Music Lover at kay Jesse G at kay Rose Miles, Jennifer Jose, Weng JP Lexan at kay Ralph Kenneth Rubias, Darwin Nipas at Jake Ortadilla ulit at Merlat OFW ulit at Angel Cruz Cold 45 at kay Maria Ligaya Ramos, Imelda Perlas at kay Marisa Onofre at kay Mina Saluna at BMB Salome Escander, hello po, at kay Gladiator at kay Jam JDP at kay Anya at kay Antonio Andisa Anduisa at kay K. Umali, hello din at kay Yemin Mia at kay Salvador Talento, Flavor Tales Bite at kay Rebecca Bitan at kay Maria Cecilia Diosogan at kay Ofel Angeles at kay Zon TV, Just React, Lozana Nerpi ulit at kay Hercules Bale at kay Mami M's Vlog. Hello po, magandang tanghali hapon. At syempre nandiyan din si Luna Girl, si Lightman at si Jerry Lux Pure Nono Vlog. No vlogs at kay Cecil Mora Branya, Valentina Magkawas at kay Leonila Gines at kay Noel Jay at kay sino pa, Ellen Delori at Leonora Brown at kay Luna Girl nga at kay Kabongski at Nelson Dison at kay Rans Rams at kay Mandy Ignacio, Marcela Sagara at kay Regine Giumpayan at kay OFW Singapore at Leia Marian, Aubrey, hello din, at kay Hilda. So mga nabati ko na, huwag kayo magpaulit! Para mabati ko yung iba, Hilda Mabalda, at kay Ina Gab Tomadochi, at kay Weng, at kay Chris Lutz, at kay Danilo Alcario, at Edmundo Boy, at kay Rona B, hello din, at nandiyan si Musika Ride, at Kwentong Musikero, Fernando Vargas, Rona Arpala, at kay Danilo nga, at kay Bendetado Incident, at kay Mylene Cesar, at kay Infinite Stream, at Arnold Lopez, at The Melon Show. Hello po ng bonggang-bongga, at nandiyan na rin si Troy Ball, at si Rons Gaming, Gemaline De Leon, at salamat kay Elora Liz, hello po, at kay Juliet ni Brian, at kay Priscilla Ramil, at kay Karina Akain, at kay Lynn, at kay Maria Gracia, Janet, Nenitas Vlog, at Kabongski nga, Salvador, Jenny B, Queen Natsu, at Kali Emma, at Jerome Ricalde, at kay Jers Ojeda, at kay Antonio, at kay Gladys, kay Ronald, kay Batman, kay Biyahe Nicolot, Moto Vlog.
Hello po. At nandyan din si Sure You Can o Sure You Can at si Klaus Mikhailson at kay Beans Ebot o Ebot at kay Sarah. Hello po. At kay Priscilla Mil ng Bonggang Bongga. Wait lang. Ayun si Desma. Stop muna. Meron akong ipapakita sa inyo. Huwag kayong magugulat, ha. Maraming salamat, Ma'am Priscilla Ramil. Kalma muna tayo ng isa lang. Ready ka na ba, Direk? Ready na. Pasok! Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oh, di ba, panis? May bago tayo, ah. Ang init, ah. Pinagpapawisin ako bigla, ah. Oh, tuloy, ang bate. Oh, Sharon. Okay ba? Maganda ba yung step natin? Oh, Jerome at Ben Payne at kay Darwin Nipas. Hello po. At kay Placo Ryan Kilesa. Hello. Diba? At kay Belen Gatos at Vanessa Ramos. Hello po, praise the father. Jimpy Presto at Katmar. Hello. Nagulat kayo, no? Kalaan nyo, ha? Oh, Hilda Mabalda nga. Sino pa? Oh, Teresito Solis. Oh, sino pa? Merlat, Merly Baloha, Ja, hello. Sino pa? Kaisen, hello. Andiyan na si Kaisen, si Grace. Oh, si Muse at si Laglag, Lagal. By Sia, Sweet Scent, hello, at kay Kuya Arnel, Engineer A, at kay Mabel Quinjo. Di naman, sino pa? Biker Dalia 20 Francisco, at Irene, at sa lahat ng mga kaeksena natin dyan, BMB, Joe B. Gali, hello po. Stop! Stop muna mga kaeksena, magparo tayo makakapagsimula nyan. Diba? At syempre, bago natin simulan to, meron po akong katanungan dito. Mamaya na tayo magbatian kasi kailangan nating rumatrat. Minahabol tayong oras. Aalis si Marites. Oh, may tanong ako dito mga kaeksena. Pabor ba kayo sa pagdepensa ni PBBM na dun sa ating no comment na Vice President? Halak ka. Oh, kung pabor kayo, eh di sumagot kayo dyan. 29%. At kung hindi kayo pabor, di sumagot kayo dyan. O yan, 71%. Diba? Cafe Carrera. Hello at sa lahat. Shoutout sa mother ni Odie Lennon. At mga kaiksena, mga kapatid, please pakigamitan ng critical thinking ang pagsagot sa akin tanong. Okay? Pero ulitin ko, ha. Wala naman pong mali o tamang sagot dyan. Pero sa akin, ang sagot ko dyan ay pabor ako sa ginawa ng ating President Bongbong Marcos. Yan ang aking sagot. Kaya hindi ko nilagyan ng no comment dyan kasi hindi naman kasama talaga yon. Kailangan yung sumagot. Diba? Sa lahat po na nandito, magandang tanghali, hapon po. At syempre, sinashoutout natin lahat ng ating mga kabatas with Attorney Libayan at mga kayubi with Attorney Claire Castro. At sa lahat ng ating mga kabugeras moderator, Jack Constantino, Erica Matsumoto Gani, Daisy Taglaino, Sperato at si Maria. At syempre yung ating original Spice Girls na sila Mama Mi TV, Tita Hilda Enriquez, Malditang Lola. At syempre nandiyan din si Tita Edita Yamaguchi. Shoutout kila si Robert Ramos, Ma'am Terry, at kay Ramon Gardose, Ma'am Lucy Mauka, Ma'am Morena, and si Maro, get well soon po. At shoutout din kay Ma'am Therese Hellman, at kay Ma'am Leonor, at Leonor Won, at kay Mami D. Okay? So, game! Nakapag-like na ba kayo? Maraming salamat ulit po, ha, sa nagpakalma dyan. Oh. Sa hindi pa nagla-like, paano yung magsisimula? Manila Boy, di pa kayo nagla-like. Charot! O, dali lang, mag-like na kayo at pag-uusapan lang natin na mabilis to kasi may live pa naman tayo mamayang gabi. May lakad kasi si Marites eh. Dapat mahaba yung live natin. Sisihin nyo si Marites. Aalis eh. Charot. Oh, ready na ba? Kung ready na kayo, ready na ako, type action at umpisa na natin to. Ipapaliwanag ko lang at meron tayong babasagin dito. Let's go, sa go. Papaalala ko lang, ha, ang sagot ko dyan. Pabor ako sa ginawa ng presidente natin. Salamat sila. Thank you so much. Nakamakalma na naman tayo niya, no?
Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ganon! So mga kapatid, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit ako pabor sa ginawa ng ating presidente. At habang wala po akong live ay tinitingnan ko yung mga balita. Marites, pakitapat nga dito yung electric pan ko. Apakainit! Grabe! Oh. Alam nyo, ang dami pong mga vlogger na mga DD-shit na sinasabi na, oh, ano kayo, butata kayo, binara kayo ng presidente nyo. Halak ka. Mga DD-shit vlogger, mga bobo ba kayo? Ay, hindi, bobo talaga kayo. Sa totoong buhay lang. Oh. Saan mo tinapat yung electric pan? Nawala sa akin. Sobra naman yung paling mo, Marites. Ito mga DD-shit na to, ang bobobo, hindi nila naintindihan at hindi talaga marunong gumamit ng utak. Itong mga to at ipapakalat pa na kesyo, oh, napahiya kayo. Pabor na pabor sa amin yon para masupalpal kayong lahat, mga inutil. Oh, bakit kanyo, mga kaeksena? Dito lang, sa sinabi ng presidente na pagtatanggol, dito kay no comment, Vice President, ay isang pagpapakita ng alin. Bukod sa kabutihang loob at pagpapakita niya na ang ating presidente ay hindi nagkakaroon ng kahit anong pagtatanim ng sama ng loob. Simula't sipula pa lang, ganyan na yung presidente natin. Hindi talaga siya mahilig na makipagbardagulan. Kung meron man, yung nangyari nung pinake news ang presidente natin na nasa Japan daw habang may bagyo, mga tanga. Diba? Ano sabi niya? Welcome to Hokkaido. Yun lang yung naging parang pang-asar niya. Pero the rest, hindi talaga siya nakikipagsabayan sa mga tatanga-tanga mga fake news. Nagets nyo? At dito, ipinapakita pa talaga ng ating presidente at sinasampal sa mukha ng mga DD-shit vlogger. O yan o, kinampihan na kayo ng presidente o bakit? Kasi yung presidente namin, hindi naman talaga yan na kagaya nung dating presidente na puta pa... Halak ka! 'Di ba? Pinapatunayan lang na presidente natin yung sinasabing pagkakaibigan ng dalawa at kahit pa may hidwaan, ano? 'Di ba? Pero yung Vice President harap-harapan ng tinatarantado ng tatay niya, yung Vice President harap-harapan ng tinatarantado ng kapatid niya, may nakuha ba tayong pagdepensa doon? Sa sinabi ng mga hindot na mga taong yan, meron wala. Naintindihan nyo na kung bakit pabor ako. Diba? Yung presidente natin, kayang ipagtanggol at kayang intindihin at unawain yung inyong vice president. Pero yung vice president natin, no comment, buisit. Naintindihan nyo? O, bago natin puntahan yung sinabi ni PBBM, eh, pakinggan muna natin tong si Barney. Sino si Barney, Direk? Eh, ano? O, bakit? Kasi ito, na fake news na nga, nasunog na nga, may ganito pa siyang sinasabi. Tingnan nyo, ha? I-analyze natin, ha? Abogado yan. Pakinggan nyo yung sasabihin niya dito about doon sa sinabi ng ating presidente tungkol doon sa horrified siya. Ang sagot ni Barney ay ganito. O, pakinggan nyo si Barney, ano sagot niya? O. Narinig nyo naman si PBBM. O. Sabay, ang sabi niya, horrified daw siya o. Doon sa gentleman's agreement. O. O. Pero, teka muna. O. Ang sabi niya, hindi daw niya alam kung ano yung gentleman's agreement na yun. O. Hindi raw pinagbigay alam sa kanya nung siya naging presidente. O. Eh, bakit siya naging horrified? What the fuck? Oh, dapat ma-horrified ka lang kung alam mo na yung agreement. Bakit yung sasabihin? Tingnan nyo kung gano'ng kaano yung sinasabi ni Harry Rocky dito, ha? Ulitin ko, ha? I-analyze nyo mabuti yung sinabi ni Barney. Okay? O isa pa, kayo na humusga.
narinig nyo naman si PBBM. Oh. Abay, ang sabi niya, horrified daw siya. Oh, horrified nga. Doon sa gentleman's agreement. Oh, oh. Pero, teka muna. Oh. Ang sabi niya, hindi daw niya alam kung ano yung gentleman's agreement na yon. Oh. Hindi raw pinagbigay alam sa kanya nung siya naging presidente. Oh. Eh bakit siya naging horrified? Naku, dapat ma-horrify ka lang kung alam mo na yung agreement. Doon pa lang sa malaman mo na merong pala daw, hindi pa nadidetalye, di ba? Hi, Tita Hilda. Good morning. Hindi pa nadidetalye ng husto o buong-buo yung gentleman's agreement o sikreto nila na yan. Ikaw lang nagpakalat eh. Ngayon, nung napinansin na yan at nalaman na ng ating Pangulo, talagang magugulat ka. Oh, talaga? Totoo ba yan? Hindi ibig sabihin hanggat hindi mo pa alam, tsaka ka lang dapat hindi ka pa dapat ma-horrified. Doon pa lang sa balita na merong gentleman's agreement, ma-horrified ka na. Bakit may ganon? Ang tanong, legal ba yon? Hari Roque, para ka naman di abogado eh. Nakakaloko ka rin eh. Halak ka. Diba? Badong, ikaw na nga bahala dito. Badong! Halak ka. Oh, eh, diba? Kumbaga ako, eto, to. Halimbawa lang, bigyan ko ng example. Ah, may nagchismis sa akin kunyari. Oh, ito, may nagchismis kunyari. Ah, kunyari, ano, jowa ko si, ano, si Ronald Orcajada. Jowa ko siya, 5 years na kami kunyari. O, oh, mag-asawa kami, ganyan. Tapos may lumapit sa akin, may nagchismis na sa akin, may nagkwento na sa akin, huy, alam mo ba si Ronald? Nang bababae, 3 daw. Hindi ba ako ma-horrified? Hindi ba ako magugulat? Hindi ba ako mapapa... Talaga? Hindi ba? Wala akong karapatan. Kailangan ko munang alamin. Di ba? Siyempre, yung balita na nalaman mo, nandun na yung karapatan mo at magkakataon mong magulat ka, reaction mo, anong masasabi mo. Parang ang dating ni Ari Roque, hindi mo pa naman alam eh. Bakit ka na-horrified? Bobo! What the fuck? Paano yun? Diba? Wag muna, kalma lang ako. Wag muna ako magagalit. Wag muna ako mag-ano. Diba? Nandun naman sa punto na pag nalaman mo na yung nambababae, gagawa ka na ng paraan para alamin mo. Diba? Diba? Kasi sabi ni Roque parang, uy, wag ka munang ma-horrified. Di mo naman alam eh, no-horrified ka na. Ang ingot nyo. What the kakaloka ang klaseng tanong ng abogado to. Kakaloka ka, Barney, ha? Tuloy! Eh, bakit mo sasabihin horrified at bakit mo sasabihin may binigay ng soberenya and sovereign rights? Eh, wala namang teritoryo na... Sige, pagtanggol mo pa, Roque! Pagtanggol mo pa! Sunog na sunog ka na nga, lulusot ka pa! What the fuck? Yung salitang horrified, is that a reaction? Hari Roque, kay sumagot. 'Di ba? Hari Roque, yung pagkasabing horrified ang presidente, is that a reaction? Halak ka. Tapos ipipilit na naman nila, ilulusot na naman nila. Wala namang nakuha, wala namang teritoryong binigay. Diyos ko po. Nakailang vlog na kami dito. Gagawan niyo pa rin talaga ng palusot. Mga animal, grabe naman to. Tuloy! Wala sa Pilipinas, noong panahon ni Duterte. Oh. Bakit ka magiging horrified sa isang kasunduan na hindi mo alam ang linalaman? Ayun na nga eh, kaya nga horrified kasi hindi niya nga alam kung ano bang klaseng kasunduan yun at ganyan na nangyayari sa atin sa West Philippines, si Roque. What the fuck? Praise the Father! Diyos me, yung Marimar, talaga naman. Na, alam nyo, no, pare-pares talaga sila mga DD-shit. Diba? Kaka-fake news nila, kahit halatang halata mo na, kahit bistado mo na, kahit huli mo na, kahit wala nang lusot, pipilitin pa rin magpalusot. Walang dyan buhay to. Badong! O, tuloy natin. Hello! Hello! Abogado ka! Hello! Sinunog ka ni Duterte! Hello! Kilala nyo ba si Roque? Oh, kilala nyo ba si Roque?
Praise the Father. Ah, wala ka pa naman nung pinakaano ng administrasyon, ikaw mamarites ka diyan. 'Di ba? Abogado pa 'yan. Dapat ito na di-disbar. Kasi nagpapakalat ng fake news 'to eh, 'di ba? Dapat siya na ma-disbar, mga ganyang klaseng abogado. Oh. Ah, lantaran mga kaiksena, 'di ba? National 'to sa buong Pilipinas, kahit sa buong mundo. Alam na alam 'yan. Oh, tuloy natin. Pasok. Anyone who? Oh. Nasa tama pa tayong pag-iing. Ano daw? Direk, may gustong umakyat. Sino yung gusto umakyat? Bakit? Anong meron? Sino yan? Bata akyat? Anong gustong gawin yan? Oh. Diba? Tuloy natin. Oh. Isip. Yan ang problema kapag hindi natin alam kung grounded talaga sa pag-iisip ang ating presidente. Oh, tingnan mo to, ha. Hi, Jill Review. Magandang hapon. Kamusta na? Oh, ito, andiyan si Mantem yun tsaka si Jill Review, ha. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, pasubscribe nyo silang dalawa kung ayaw nyo saktan ko kayo. Hawa ko pamilya nyo, mag-like kayo. Diba? Tingnan nyo tong klaseng abogado. Ah, hanggang ngayon, wala pa pong napapatunayan about sinasabi nilang adik, nagpupulboron. Pero si Roque, baka masunog ka na naman, Roque. Alam nyo, sana po pag halimbawang walang nailabas tong mga to at hindi nila napatunayan yung pulburon issue nila, balikan po sana to ng ibang mga nasa, alibaba na lang, kasi dapat yung ganitong abogado, hindi inaano to, inahayaang magagawa ng ganyan. Diba? Lantaran ng pe-fake news eh. At ang kanyang source pa, si Marlica, ay naku po, naloko na. Halaka. Oo. Oh, tuloy natin. Abi, nakikita natin ngayon na dahil siya na nagsalita at hindi lang yung kanyang mga supporters, talagang nais niyang gamitin itong China issue para ilihis ang lahat na atensyon ng tao doon sa mga issue na talagang malapit sa ating mga kababayan. What the fuck? What the fuck? Hoy, Roque! Katukoy mo kaya yung ulo mo? Di ba ikaw nagpakalat nito? Ikaw nag-umpisa nito? Ngayon, nung hinaharap yung issue na to, ngayon sasabihin mo, ibinabaling sa iba na dapat yun ang gawin at aksyonan. Ingot ka ba? Nagtatanong lang po. Pag hindi naman to hinarap at hindi pinansin ng gobyerno o ng pangulo, ano sasabihin nyo? Dead ma. What the fuck? Roque, mag-isip ka. Grabe, abogado to. Diyos Mario Joseph naman, oh. Kaigi-ingat, tinaharap, inaayos tong issue na pinakalat mo na nasunog ka. Tapos ngayon yung nasasabihin mo, kailangan iba yung pag-usapan na. Bakit? Sunog ka kasi. What the fuck? What the fuck? Naintindihan nyo? Pipilitin niya pang makalusot kahit naman hindi makakalusot. Unang-una, ang kabiguan ng administrasyon niya. Saan? Ay yung patuloy na pagtaas na presyo ng bilihin. Yon. Biglang bumawi, biglang bumalik sa mga ganyang issue, bilihin. Sus Mario Joseph naman, no? Ikaw nga ang ice-ice ng pamumuhay mo, eh. Ito, ha, with due respect po sa lahat ng kababayan namin, uma-agree ba kayo sa akin na talaga bang naghihirap tayo? Uma-agree ba kayo na talagang naghihirap at maraming mahirap sa Pilipinas? Ha? Ha? Sige, sagot kayo. Kasi ako, talagang hindi ako ma-agree na naghihirap mga kababayan natin eh. Ang pwede lang nating masabing naghihirap, yung talagang yung hindi nag-aral at ang trabaho nila ay pangangalakal. Yan ang masasabi natin talagang mahihirap. Pero yung mga ibang mga kababayan natin, kung sa akin lang to, ah, kwenta ko lang. Pagpalagay na natin, 70% o 80% ng ating bansa hindi mahirap. At yung the rest ng 20%, yan yung talagang nasa babang baba. Pakinggan. Tignan nyo yung paligid ninyo, lahat sa inyong lugar. Kita nyo yung gaganda ng cellphone. May mga bagong sasakyan. Diba? Nakakapag-trip o sa ibang bansa o kahit sa mga iba-ibang panig ng mundo. Diba? Tapos anong klase ng pamumuhay? Isipin nyo, ha, halos karamihan ngayon, the aircon pa. Irene Travel at iba pa, maraming salamat po. Ito para sa inyo. Oh, kalma. Baby, kalma. See you.
DC. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalm. Panis! Daig na naman yung iba. Wala na naman bagong step. Di kagaya nung J. Bobo. Anong alam na sayaw? Pantanga. Diba? Ang ganda, no? Gusto nyo ba yung sayaw ko? Thank you, ha? Tuloy natin si Harry Roque. Diba? Uma-agree ba kayo na sinabi ko na hindi naman talaga naghihirap ang Pilipinas? At eto, Harry Roque, nag-a-abroad ka, nagpupunta ka, nagta-travel-travel ka pa, ha? Diba? Try mo maging OFW. Pumunta ka sa mga bansa na yan at tanungin mo yung mga kababayan nating OFW kung hindi nagtataasan sa kanila ang bilihin. Mga bobo! Naintindihan nyo? Tanungin nyo yung mga kamag-anak nyo nasa abroad, mga kaibigan nyo na nasa abroad. Hindi ho porket sa Pilipinas tumataas, sa Pilipinas lang tumataas. Mga engot! What the fuck? Mariosip na yan, oh. Baka akala nyo ang hirap ng buhay abroad, mas mataas ang bang mga bilihin doon kaysa dito. Mas swerte pa nga tayo sa Pilipinas, eh. Bakit? Kasi yung mga maunlad na bansa, ang taas ng bilihin. Tayo na hindi pa talaga nakakaangat, pero hindi ganun na sumasabay doon sa ibang bansa, mga bobo. So sabihin nyo ba, mahal-mahal ng bilihin, pero bilib naman kayo ng bilhin ng mamahaling gadget. Sabihin nyo pa ang mahal-mahal ang bilihin, pero pag-grab pa kayo. Pa-order-order pa kayo ng mga pagkain to the channel in. Sabihin, naghihirap kayo, sabay kayo, ang anli-anli kayo ng mga sanggup-sanggup dyan. Inara-araw nyo na yung sanggup-sal. Paano nyo sasabihin, naghihirap, Roque? Kapal na mukha nito. Tuloy nga natin. Sinabi na ng taong bayan, wala naman sila masyadong pakialam dito sa West Philippines. Anong walang masyadong pakialam? Biglang wala nang pakialam? What the F? What the fuck? Maraming salamat, Toots. Diba, Mami TV? Alam nila, lalo ngayon sa Japan, ako, ang mahal na ngayon ng bilihin, pati sa South Korea, baka akala nyo, ha? Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalm. Loka. Padis! Ang sarap sayawin ng aserehe. Sinayaw ko yan nung panahon namin, yung aserehe. Hi, Mr. Much Better. Gigigil kasi ako, eh. Kaya na-high blood ako dito sa kay Barney. I love you, you love me, wherever you probably, when I need to get it, what it would be, won't you want to stay with me? What the fuck? Maraming salamat, Ma'am Judy Rose de la Cruz. Aserehe, pasok! Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oh, pari, singgit kayo, no? Gaya kayo. Try natin. Issue nito. Wala pa yan sa top 15 na concern ng mga Pilipino. Ang concern... Pinagsasabi mo, Roque! Di ba dito ka nga tutok na tutok sa gentleman's agreement, tapos bigla kang tumakbo? Ba't tumatakbo ka na? Ang sabi ni Pierre Ardi, kilala ba ninyo si Roque? Kilala ba ninyo siya? Marites ka pala, eh. Grabe naman to si Joseph Butarni. Direk, ano daw, na hindi naman mukhang Barney para si Mojako. Para na rin, huwag kang kumontra. Praise the Father. Try natin. Pa rin, nasaan yung pangako mong bigas na 20 pesos? Nakaw, Kadiri! What the fuck? What the fuck?
Wait lang. Nakakadiri si Harry Roque. Biglang bumalik sa issue ng bigas. Alam niyo yung naghahangad ng 20 pesos na bigas? In your dreams. Ako nga na pro-government at maka-PBBM, hindi ko na yan inaasahan kahit sabihin pa natin aspiration, pangako, aspiration. Hindi ho yan, malabo na ho. Lahat ng bilihin ho pataas. At ang value ng pera ho natin, hindi ho stable. Kaya kahit anong gawin tumbling nyo, malabo na pong bumalik yan sa 20 pesos. Kung kayo ay tatanga-tanga at yan po ang dahilan nyo, yan ang nagpapakita sa inyo kung gaano kayo kabobo. What the fuck? Israel J. Smith, Barney, the stupid dinosaur. At sabi ni Irene Travels, wait lang, nawala. Salamat po ha, at kay, kanino to, kay Israel J. Smith at Irene Travel at iba pa. At kay, asan na isa? At kay Marina Nohima, thank you so much po. Pasok! Tita Hilda, di ba? Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Gusto niyo yon? Salamat Jessica Obi. Salamat na nandiyan na mga Spice Girls natin at ating mga moderator. Si Nospi nakikita ko. Salamat. Game, tuloy natin. Bibilisan na natin ha. Pangalawang concern nila, yung kawalan ng trabaho. At... Hoy! Mamayang gabi ka sa akin, babalikan kita. Kawalan ng trabaho? Fake news ka, Harry Roque! Fake news ka! Mamaya, gabi, tutuloy ko to kasi kailangan natin pakita si PBBM. Susunugin kita, Harry Roque, maniwala ka sa akin. Ha? Trabaho? Kawalan ng trabaho? Cosio Cristina, the dancing is amazing. It's a yes for me. Thank you so much. Hindi ba ako golden buzzer, but yes lang. Kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Diyan na mga sayaw. O tuloy natin, kumati na naman ilong ko. Ulan yata. Tuloy. Siyempre, yung kababaan ng sweldo. Stop muna natin si Roque dyan kasi pupunta na natin si PBBM. Abangan nyo mamayang gabi, susunugin ulit natin yan si Roque. Alis ka muna dyan, Roque. Ano masasabi mo, Badong? Eto rin, sasama na rin natin to si Badong mamayang gabi. Susunugin ko rin yan. Kala nyo, alam nyo ba ngayon, nagre-ready na sila sa rally nila. And that's okay and fine with me. At yung mga tatangan, DD Shit Vlogger, alam nyo yung mga title, nandito kami sa Glory Mountain, hinahanap namin si Kibuloy. Mga bobo, eto kayo. Ano yan, patanga? Title nyo, hinahanap ni si Kibuloy. Mga bobo kayo, ayan kayo, ayan kayo. What the fuck? Oh, alisin ka muna natin dyan. Nakita ko kasi, ang daming mga vlogger na nandoon. Si Takoling, nagtatakoli. Si Boss Deding Wheelchair. Hindi pa nakita si Banat Bay. Tapos si Travelers na ang tanga-tanga ng title. Nandito, yung title niya, andito daw siya sa Glory Mountain. Tapos tinatanong niya mga subscriber, hulaan nyo kung nasan ako. What? What the fuck? Yung title niya ha, chingle ako, wait lang. Yung title niya doon sa kanyang live, nagla-live siya yata hanggang ngayon pa. Basta nandun yung title, nasa Glory Mountain siya. Tapos tanong siya ng tanong, hulaan niyo po kung nasan ako. Bobo talaga. Halap ka. Magta-title, tapos tatanong mo doon, dapat inilagay niyo sa title mo, hulaan niyo ako kung nasan ako. Tsaka ka magtanong. Kaya lang, sinabi mo na kung nasan ka, tsaka ka pa magpapahula. Anong klaseng utak yan? Eh di ka bubuhan. Di ba? Maraming salamat. Chingle ako. Pasok! Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy.
Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Game, punta na natin si PBBM. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, mag-like muna kayo bago ko ituloy ito. O, like muna tayo mga kaiksena. O, like muna, dali na o. O, ang hindi mag-like dyan, masasaktan. O, like na tayo bago natin umpisan to kay PBBM. At sumagot na kayo sa ating live survey. Paboro ba kayo sa pagdepensa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa no comment na si Sara Duterte? At ang sumagot ng oo, 33%. Ang sumagot ng hindi, 67%. Sinabi ko dito, gamitin niyo yung critical thinking ninyo. Ako, ang sagot ko dyan, pabor ako. O, tuloy natin. Ito na, oh. Pasok, Mr. President. Ay, wait lang. Volume natin, baka mahina eh. O, lagi na mamahina yung audio ng mga ibang mainstream. Kaya laksan natin. O, pasok. With the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ngang pinasok na kasunduan ng nakaraang Duterte administration sa China. Hindi, may pinasok ka talaga yung mga yan. May pinasok talaga yan. Wala akong sinabi na ganun. Wala na naman. Naloko na tayo. Sige na. Na umano'y isang gentleman's agreement. Ang sinasabing gentleman's agreement ay may kaugnayan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para kay Pangulong Marcos, ang kasunduan na ito ay isang secret agreement. Maraming salamat, Jolly Bibar at kay Ryan Raid 77, direct avid viewer sa vlog mo noong mainit pa si Maharlika sa pagbaligtad niya, strategy yan kay BP Sara. Sabi naman ni Girly Bibar, kalma direct news, sabi from Kabatas to Kayubi, now kay Xena watching replays and in FB page 2. Salamat po, maraming salamat sa inyong dalawa. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Tuloy natin. Kumbatin na naman ilong ko, ulan to. Diba na, Ospi? Diba, Mama Mi? Tuloy natin. Sa akin, in my mind, meron talaga silang secret na patago na usapan. Maliwanag para sa akin, may tinago, may usapan sila na tinago nila sa taong bayan. Ngayon mga kaeksena, itong video na to na talagang sino bang hindi magugulat at ma-horrified gaya ng pinapasinungalingan ni Harry Roque. Di ba? Dito sa sinasabi kong pagtatanggol, wag niyong sabing strategy. Wag niyong ipasok as strategy of PBBM 'yan. Kasi dito yung magandang term na gamitin dito ay pagpapakita ng ating presidente na pagrespeto at pagbibigay ng alin ng tawag dito, pagkakataon at pagtatanggol niya sa ating vice president na no comment. Sampal talaga sa kanila to dahil nga yung issue na ang presidente ang binabanatan ng kamag-anak mismo, kapatid at tatay ng ating vice president, hindi niya ho nagawang magsalita para man lang po bigyan ng kahit konting pagtatanggol yung ating presidente. Pero yung presidente natin, kahit na sandamakmak ang tinira at binalik sa kanya o pinagtitira o pinagagawa ng kwento, fake news issue sa kanya, wala pa rin siya naging sama ng loob sa vice president. Bagkos, pinagtanggol pa. Kaya kayo, mga DD-shit vlogger, paano nyo babaligtarin yung kwento na ganyan? Isip kayo ng paraan. Diba? Mabuting tao, masamang tao, yan ba bangag na sinasabi nyo? Ha? Mga bobo pala kayo eh. Kaya naman may ilang question na iniwas si PBBM tungkol sa isyung ito. Now we need to know, what did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo?
bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung ba dapat namin gawin? Anong laman nung secret agreement na yan? At pangatlo, bakit secret? Pagka masagot natin yung tatlo. Kaya lang, Mr. President, yung mga tatanga-tanga pong mga DD shit vlogger at kahit po yung presidente, dating presidente, engot, hindi daw sikreto yun. San ka ho nakakita na may pinagkasunduan kayong dalawa na kayo lang nakakaalam at hindi alam ng taong bayan? O hindi nyo sinikret sa mga gabinete ninyo, pero sinikreto nyo sa taong bayan. Mga bobo talaga kayo, mga DD shit vlogger. Bobo as in bobo. O, sa totoong buhay lang, ang pinagsasabi nyong hindi sikreto. Sige nga, paliwanag nyo, ano bang kahulugan ng sikreto? Sige nga. Tanga-tanga lang. Ay, maraming salamat DJ MB Vlog Honolulu dahil diyan tala. Ay, tala. Let's go. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ah, oh, 'di ba? Tuloy. Pasok. Sige, mas maliwanag yung issue niya. Nagtataka ang pangulo kung bakit hindi ito naidokumento samantalang isang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni PB. Hoy, katkat, sumagot-sugot ka na naman ng paganyan, ha? Direk, sabi ng mga DDS vlogger, bakit daw gustong malaman ni PBBM? Eh, secret nga daw. Sino nagsabi niyan? Sino nagsabi niyan? Ayan ka na naman eh. Dami mo naman chinichika, hindi mo naman sinesend sa akin. 'Di ba? Yung video inaantay ko, di mo naman sined. Di sinasabi ano ko, bayaran ako, di mo pa sinesend. Sabihin mo sa akin kung sino nagsabi niyan, susunugin ko. Kung sino nagsabi niyan, napakatanga niyan. Anong klaseng tanong 'yan? Vlogger ba talaga 'yung nagsabi niyan? O tuloy natin. Ito ay isa na lang to, katkata. Pag hindi mo sined 'yan, bala ka sa akin. Ay, inis na ako sa'yo. Puro ka nagsasabi ng kung ano nung chika, tas ayaw mo namang patunayan sa akin kung totoo yung sinabi. Diba? Para sunugin ko yan. O, tuloy natin. PBM, wala siyang alam sa sinasabing agreement na ito. Hindi namin alam. Walang dokumento. Eh, hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. Eh, ang abogado, lahat gusto nila, nakasulat lahat yan. Eh. What the fuck? Oh, basag! Basag yung presidente nyo. Abogado pa yon pero parang hindi naging abogado. Niwala man lang ginawang i-dinokumento para talagang masabing meron o wala eh. Oh. Ano yung cut-cut po talaga, direct di po bakuting? Ewan ko nga eh. Oh. Aantayin ko yung message yun sa Facebook page, cut-cut ha, at isave, isabi mo sa akin kung anong oras sinabi yun ha, time stat mo ha. Oh. Hindi ako nagagalit sa iyo, Katkat. Kasi ikaw magko-comment ka dito ng issue, kagaya nung isang beses sabi mo 'yon, 'di ba? Na meron nagsabi na bayaran ako. Hinihingi ko sa iyo kung saan mo napanood 'yon, send mo sa Facebook page ko at yung oras nung sinabi niya 'yon. Kasi ire-record ko, susunugin ko. Tapos ngayon nagsabi ka ulit na merong vlogger na nagsasabi ng ganito, ay katangahan niyang sinasabing ganyan, susunugin ko. Ngayon, para maniwala ako legit yung sinasabi mo, mag-send ka sa Facebook page ko. Susunugin ko mamayang gabi para sa'yo. Oh, hindi ako galit sa'yo, kaya lang, nakakaumay na yung sinasabi mo eh. Lagi kang papasok, meron ka sinasabing issue, tapos hindi mo naman sa akin mapatunayan. Kung ako pahanap niyan, sa daming inaasikaso ko sa mundong ibabaw, mahirapan ako, nagla-live pa tayo. Diba? Oh, yun sana lang. Aantayin ko ah. Oh. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Ah. Bakit hindi nila sinabi? Kung gusto nila isikreto, bakit hindi nila sinabi sa amin? Ah. Nung kami pumasok, nasabihin, meron kaming usapan, dapat sundan natin. Ah. Kaya ang panawagan ni PBBM, dapat liwanagin itong mabuti ng nakaraang administrasyon. Tanong natin sa kanila, kaya walang dokumento. Oh, sige, ano ba talaga? Ikwento naman ninyo kung ano yung nangyari. Anong, what part did you play?
in all of this. We need to clarify the situation because nalalagay ang Pilipinas sa alanganin. Talagang nalalagay po, Mr. President. Ay, paano naman ha? Paano mo gagawin yung tama kung hindi mo alam? Maraming salamat, Girlie Bibara. Na meron palang secret deal dun sa tabi. May side deal. Ayon pa kay Pangulong Marcos, walang alam rin dito si National Security at... Patay ka, Duterte! Naloko na! Narinig nyo? Sinabi ni Duterte yan sa presko nila. Nasabi niya yung National Defense na si Anyo, alam daw yan. Pero dito pinasingulingan ni Anyo, patay ka! Maraming salamat, Gray Santos at kay Girly Bibar. Thank you so much. Pasok, commercial! Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Sige nga, paliwanag nyo ano bang kahulugan ng sikreto. Sige nga. Ang secret na... Ryan Raid 77, direct avid viewer... Hello sa lahat. Naririnig ba ako? Paka-press 1 nga. Charot. Naririnig nyo ba ako? Paka-press 1. Wait lang. Ipo-post ko muna, pinost ko muna. Makinig kayong lahat, ha? Naka-copyright kasi tayo kanina dahil dun sa dance step natin na Aserehe. Kaya nirelive natin to at tinatanggal yung Aserehe. So, sa mga gustong sumuporta pa rin at sumusuporta at nanonood pa rin at hindi pa nakapanood, maraming salamat po. Please, pakilike naman po bago natin ituloy. Okay? At sa lahat po nang nandito, kahit napanood nyo na to ay nanonood pa rin kayo, maraming salamat po ha. Maraming thank you po. Huwag nyo pong kalimutan mag-like mga kaeksena kung ayaw nyo masaktan. Sasaktan ko kayo dyan. Sige na, I love you all and mamayang gabi may live tayo. At may susunugin ulit tayo mamayang gabi. Okay? Maraming salamat po mga kaeksena. Enjoy watching. I love you. See you later ha. Panorin muna natin to. Thank you so much. Asa na ba? Avid viewer, sa vlog mo noong mainit pa si Maharlika sa pagbaligtad niya, strategy yan kay BP Sara. Sabi naman ni Girlie Bibar, kalma direct news, sabi from Kabatas to Kayubi, now kaeksena, watching replays and in FB page 2. Salamat po. Maraming salamat sa inyong dalawa. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ako ba tinan may ilong ko? Ulan to. Diba na, Ospi? Diba, Mama Mi? O, tuloy natin. Sa akin, in my mind, meron talaga silang secret na patago na usapan. Maliwanag para sa akin, may tinago, may usapan sila na tinago nila sa taong bayan. Ngayon, mga kaeksena, itong video na to na talagang sino bang hindi magugulat at ma-horrified gaya ng pinapasinungalingan ni Harry Roque. Di ba? Dito sa sinasabi kong pagtatanggol, wag niyong sabing strategy. Wag niyong ipasok as strategy of PBBM 'yan. Kasi dito yung magandang term na gamitin dito ay pagpapakita ng ating presidente na pagrespeto at pagbibigay ng tawag dito, pagkakataon at pagtatanggol niya
sa ating Vice President na no comment. Sampal talaga sa kanila to dahil nga yung issue na ang presidente ang binabanatan ng kamag-anak mismo, kapatid at tatay ng ating Vice President, hindi niya ho nagawang magsalita para man lang po bigyan ng kahit konting pagtatanggol yung ating presidente. Pero yung presidente natin, kahit na sandamakmak ang tinira at binalik sa kanya o pinagtitira o pinagagawan ng kwento, fake news issue sa kanya, wala pa rin siya naging sama ng loob sa Vice President. Bagkos, pinagtanggol pa. Kaya kayo, mga DD-shit vlogger, ano? Paano nyo babaligtarin yung kwento na ganyan? Isip kayo ng paraan. Diba? O, mabuting tao, masamang tao, yan ba bangag na sinasabi nyo? Ha? Mga bobo pala kayo eh. O. Kaya naman may ilang question na iniwas si PBBM tungkol sa isyung ito. Oh. Now we need to know, what did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung ba dapat namin gawin? Anong laman nung secret agreement na yan? At pangatlo, bakit secret? Pagka masagot natin yung tatlo. Kaya lang, Mr. President, yung mga tatanga-tanga pong mga DD shit vlogger at kahit po yung presidente, dating presidente, engot, hindi daw ho sikreto yun. Saan ka ho nakakita na may pinagkasunduan kayong dalawa na kayo lang nakakaalam at hindi alam ng taong bayan? O hindi nyo sinikret sa mga gabinete ninyo, pero sinikreto nyo sa taong bayan. Mga bobo talaga kayo, mga DD shit vlogger. Bobo as in bobo. O, sa totoong buhay lang, pinagsasabi nyong hindi sikreto. Sige nga, paliwanag nyo ano bang kaulugan ng sikreto. Sige nga. Tanga-tanga lang. Ay, maraming salamat DJ MB Vlog Honolulu. Dahil dyan, tala. Ay, tala. Let's go. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ah, di ba? Tuloy, pasok. Bigyan mas maliwanag yung issue niya. Nagtataka ang Pangulo kung bakit hindi ito naidokumento samantalang isang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte, giit ni PBB. Hoy, katkat, sumagot-sagot ka na naman ng paganyan, ha? Direk, sabi ng mga DDS vlogger, bakit daw gustong malaman ni PBBM? Eh, secret nga daw. Sino nagsabi niyan? Sino nagsabi niyan? Ayan ka na naman eh. Dami mo naman chinichika, hindi mo naman sinesend sa akin. Diba? Yung video, inaantay ko, di mo naman sined. Di sinasabi, ano ko, bayaran ako, di mo pa sinesend. Sabihin mo sa akin kung sino nagsabi niyan, susunugin ko. Kung sino nagsabi niyan, napakatanga niyan. Anong klaseng tanong yan? Vlogger ba talaga yung nagsabi niyan? O, tuloy natin. Ito, isa na lang to, katkat ha. Pag hindi mo sined yan, bala ka sa akin. Ainis na ako sa'yo. Puro ka nagsasabi ng kung ano nung chika, tapos ayaw mo namang patunayan sa akin kung totoo yung sinabi. Diba? Para sunugin ko yan. O, tuloy natin. PBM, wala siyang alam sa sinasabing agreement na ito. Hindi namin alam. Walang dokumento. Eh, hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. Eh, ang abogado, lahat gusto nila, nakasulat lahat yan eh. Oh, basag! Basag yung presidente nyo. Abogado pa yon pero parang hindi naging abogado. Ni wala man lang ginawang i-dinokumento para talagang masabing meron o wala eh. Oh. Ano yung cut-cut po talaga, direct di po bakuting? Ewan ko nga eh. Oh. Aantayin ko yung message mo sa Facebook page, cut-cut ha, at isave, isabi mo sa akin kung anong oras sinabi yun ha, times stat mo ha. Oh. Hindi ako nagagalit sa iyo, Katkat. Kasi ikaw magko-comment ka dito ng issue, kagaya nung isang beses sabi mo 'yon, 'di ba? Na meron nagsabi na bayaran ako. Hinihingi ko sa iyo kung saan mo napanood 'yon, send mo sa Facebook page ko at yung oras nung sinabi niya 'yon. Kasi ire-record ko, susunugin ko.
Tapos ngayon, nagsabi ka ulit na mayroong vlogger na nagsasabi ng ganito, ay katangahan niyang sinasabing ganyan. Susunugin ko. Ngayon, para maniwala ako, legit yung sinasabi mo, mag-send ka sa Facebook page ko. Susunugin ko mamayang gabi para sa'yo. Oh, hindi ako galit sa'yo, kaya lang, nakakaumay na yung sinasabi mo eh. Lagi kang papasok, mayroon ka sinasabing issue, tapos hindi mo naman sa akin mapatunayan. Kung ako pahanap niyan, sa daming inaasikaso ko sa mundong ibabaw, mahirapan ako, nagla-live pa tayo. Diba? Oh, yun sana lang. Aantayin ko ah. Oh. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Ah. Bakit hindi nila sinabi? Kung gusto nila isikreto, bakit hindi nila sinabi sa amin? Ah. Nung kami pumasok, nasabihin, meron kaming usapan, dapat sundan natin. Ah. Kaya ang panawagan ni PBBM, dapat liwanagin itong mabuti ng nakaraang administrasyon. Tanong natin sa kanila, kaya walang dokumento. Sige, ano ba talaga? Ikwento naman ninyo kung ano yung nangyari. Anong, what part did you play in all of this? We need to clarify the situation because nalalagay ang Pilipinas sa alanganin. Talagang nalalagay po, Mr. President. Paano naman ha? Paano mo gagawin yung tama kung hindi mo alam? Maraming salamat, Girly Bibara. Na meron palang secret deal dun sa tabi. May side deal. Ayon pa kay Pangulong Marcos, walang alam rin dito si National Security at... Patay ka, Duterte! Naloko na! Narinig nyo? Sinabi ni Duterte yan sa presko nila. Nasabi niya yung National Defense na si Anyo, alam daw yan. Pero dito pinasingulingan ni Anyo, patay ka! Maraming salamat, Grace Santos at kay Girly Bibar. Thank you so much. Pasok, commercial! Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Halaka. Thank you po. Hi, Mama Lushimaka. Magandang hapon, tanghali, at sa mga kabugeras daw. Tuloy. Advisor Eduardo Anyo, na dating kalihim ng DILG sa ilalim ng Duterte administration. We've talked about it. I stand corrected. Dating kalihim ng DILG, not National Defense. Sorry. I stand corrected, ha? Tuloy natin. And this, hindi siya kasama sa usapan eh. Sabi ni Duterte, si Anyo daw eh, may alam eh. Bakit ngayon hindi alam mga DD shit? Sagutin niyo, no? Di ba? He was part of the cabinet, but he wasn't part of the discussion. So, di sinikret nyo kay Anyo kung ganon. Tapos sasabihin nyo, hindi secret. Di ogag pala kayong mga DD shit. So he said that he had some vague knowledge that of course that we were talking to China, but we are always talking to China because we're trying to minimize the tensions in the West Philippine Sea. So, but who are the others that were involved? Tanongin niyo si Keta, no? Baka alam din. Halaka. Si 10K, tanongin niyo, baka may alam. Sino ba ang kakausapin sa ng Embassy of China or China pagka magkakaroon ng secret agreement? Sino ang kinausap nila? Tanong natin sa kanila. Tanong natin sa official. If I've made an agreement with anyone, you can ask the foreign secretary. Ganun dapat. Anong sabi ni Duterte dito? Handa namang makipag-usap si PBBM kay FPRRD ukol sa pagbusisi. Hi, Ma'am Teresa Zuckerman from Germany. Sa mga dokumento ukol sa pinasok na kasunduan ng nakaraang administrasyon. Send those documents to me. And then we'll sit down and discuss it. I'll do my homework first. Ipinagtanggol naman ng Pangulo si Vice President Sara Duterte sa... Ito ah, cut-cut. Cut-cut, buena sagun ah. Yung mga sinasabi mo, ganito gawin mo. Send mo sa Facebook ko yung link, tapos yung oras na narinig mo para hindi pagsusunugin ko yung mga yan, hindi na ako mahirap mag-search pa ng papanoorin ko pang buo.
'Di ba? Lahat 'yang mga sinasabi mo na 'yan, gagawin ko ng sunog 'yan. Basta i-send mo lang. Okay? Pag hindi ka nag-send sa akin ngayon at patunayan 'yang sinasabi mong mga narinig mo, hindi na kita babasahin. Kasi ano eh, naagaw yung attention ko sa sinasabi mo tapos hindi mo naman mapatunayan sa akin. 'Di ba? Pre-domos, direct Freddy, fake news subscriber. Ako, fake news ba ako? Fake news ako? Ha? Ano? The fake news buster. Ah, the fake news buster, sorry. Naduling ako, sorry. Maraming salamat. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Halaka. Sikat-kat naman. Akala ko matagal ka na dito. Hindi mo pa rin alam Facebook page ko. Direk Freddy Valera official yung kulay brown ng mukha ko doon na picture. Oh, tuloy natin. Ikaw talaga. Ito na. Oh. Oh. Thesis mong hindi nagsasalita sa issues. Wait lang, ulit. And those documents to me. And then I'll sit down and discuss it. I'll do my homework first. Oh, yan na. Ito na mga kaeksena. Oh. Ipinagtanggol naman ng Pangulo si Vice President Sara Duterte sa kritisismong hindi nagsasalita sa issue sa China. The Vice President is part of the government. Unlike before, pero ngayon talagang kasama sa administrasyon, not only the government in this administration. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. Diba? Palakpakan natin presidente at nagawa pang ipagtanggol ang kaduwagan ng Vice President. Ito paliwanag ko dyan. Pakinggan nyo mabuti ha. Alam nyo, yung sinabi ng presidente na okay lang yun, di naman trabaho niya, yun ay pagdepensa sa Vice President. Ngayon, tayong mga Pilipino, bilang individual at para malaman ng taong bayan, kasi ganito eh, ayaw lang talagang bigyan ng diin ng presidente yung issue about sa China na nai-issue si Sara Duterte dahil sila ay alin, maka-China. Sa tayong mga naniniwala, lalo na noon, ako hindi na eh, kay Sara, no, na alam natin na sila ay nakadikit sa China. Ngayon gusto nating malaman kung ano nga yung stand ng Vice President. 'Di ba? Kasi ang galing niyang magbigay ng kahit sa ang mga tawag dito, mga komento, mga iba't klaseng mga komento about sa mga pangyayari sa ating bansa. Pero pagdating pa diyan sa West Philippine Sea, kahit man lang pagsuporta mismo sa ating gobyerno, sa ating pangulo, malaman ng taong bayan kung ano ang kanyang stand. Yung mga tatanga-tangang DDZ vlogger, bakit nyo hinihingi yung stand? Kasi nga may issue. Dahil yung tatay niya, nagkaroon ng alin, gentleman's agreement, secret agreement, tapos sila maka-China. So, tignan natin kung talaga bang malalaman ng taong bayan kung wala kayong kinikilingan. San ba kayo pumapanig? Mismo ba sa ating bansa o dyan sa China? Lalo na yung Vice President natin. Yun ang dahilan at karapatan ng mga Pilipino, ng bawat Pilipino na malaman yung Vice President kung saan, kung tuta ba siya ng China. Tanga! What the fuck? Hindi nyo pa rin naintindihan kasi bobo kayo. Kayo mga DDZ vlogger, ito kayo. Oh, ayan oh. Ayan ka. Marina Nohima, BBM showed professionalism. He is clever. Please pray for our president. He is the best. Duterte is an arrogant fool. Sabi naman dito ni Mommy Granny. Hello po at shoutout sa lahat. Thank you po Mommy Granny sa inyong dalawa. Di ba? Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma.
Pa, thank you, Ma'am JCG. Buti naman nagustuhan niyo yung bago kong dance move. Thank you po, thank you po. Okay? Tuloy natin. Alam nyo, ang hirap talaga. Nahihirapan ako talaga na arukin yung utak ng mga DDS, DD shit. Sa katangahan nila talagang umunawa ng sitwasyon. Diba? Pasa sila ng pasa na tayo ang bulag, tayo ang hindi makaintindi. Eh sila tong bukod sa gumagawa ng fake news, hari ng fake news tong mga DD shit. Bobo pa. Diba? Oh. Yun lang po yung pagtuunan natin ng pansin. Sige, i-set aside na po natin. Sabihin na natin, magkasundo talaga yung presidente at vice president na ginawa nyo nga ng fake news. Diba? So, ako, kayo dyan, at lahat ng mga loyalista, BBM supporters, at sa lahat, no, kahit yung mga kakamping, mga dilawan, hinihingi namin. Meron kami ang amo mo, Sara Duterte! Amo mo kami, kami nagpapasahod sa'yo. Kami ang pagsisilbihan mo at karapatan namin na hingin kung anong stand mo dyan. Huwag kang puro no comment. Oh. Diba? Sige. Anong kwenta na itong ating vice president kung ganyan lang din? Di mag-resign ka na, wala kang kwenta eh. Diba? Tanungin ko kayo mga DD shit vlogger, sino amo ni Sara? Baka China. Halak ka. Sino amo ni Sara? China ba? Di ba tayo? Tayo ang pagsisilbihan yan, kahit ng presidente natin, tayong Pilipino. Tayong gobyernong to magsisilbi sa atin. Oh, naintindihan nyo? Nakakaloka tong mga vlogger na mga tatangatangang DD shit. Di ba? Oh. Ayaw na rin patulan ni Pangulong Marcos ang patutsyadang isa siyang crybaby dahil sa pagiging umanong pro-United States. Paano naging crybaby, mga ugok? Ha? O sige, ganito na lang. Hindi crybaby si Duterte. Ha? Hindi crybaby kasi hindi siya nagpunta sa Amerika. Anyari sa bansa natin ngayon? Ha? Alam nyo ba na napakalaki ng utang na ginawa ni Duterte? Kahit sabihin na nating may build. Ha? 'Di ba? Naintindihan nyo? Sobrang laki talaga, sobra talaga. Hindi pa kayo magpasalamat sa gobyerno na 'to dahil yung past administration, ang nangyayari, once na 'yan ay mapalitan na ng presidente, kadalasan hindi na tinutuloy kahit maganda, 'di ba? Pero yung administrasyon na Marcos, kahit hindi na si Duterte, kahit naiwan, nakatiwangwang na at pwede nang hindi ituloy yan ng ating presidente, tinuloy pa rin. Diba? Oh. Kakapal na mukha niya, sabi niyo, crybaby? Crybaby ba ang humingi ng suporta na at magbigay ang mga bansa ng suporta? Sabi nga ni Duterte sa UN na umaten siya. Willing at wala hong problema at welcome lahat po ng suporta na ibinibigay ng bawat bansa. Alam mo yan, digong, huwag kang engot din. Diba? Kailangan po ng bawat bansa ang kaalyado o allies o mga suporta. Si Duterte may sabi niya ni, susunugin ko na naman kayo, gusto nyo? Parinig ko sa inyo kung ano, saan niya sinabi yan? Oh, baka mapaya na naman kayo, mga DD shit vlogger, to kayo. Oh. Diba? Mga bobo talaga eh. Oh. You know, to be a cry baby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. Alam nyo, mga ito, tapos na naman itong balita na to. Alam nyo, dito sa ginagawa ng presidente natin, sa ginagawa ng gobyerno natin, malalaglag at malalaglag talaga yung mga Duterte dito. Oo. Dahil nga sa nangyari nilang gentleman's agreement na kagagawa ni Roque, talagang masisira Duterte dito. Dahil hindi nyo naman kayang bawiin yung sinabi ng China. Duterte, mga DD shit vlogger, tanungin ko kayo, kayang bawiin ni Duterte? Kaya niyang kontrahin yung sinabi ng China? Siya nga mismo takot eh. Diba?
Paano ngayon gagawa ni Duterte ng paraan niyan na pinagdidiinan ngayon ng China at international news? May kasunduan kami kay Duterte. Patay ka na. Tapos sinatanggi niyo, wala kayong kasunduan. Di ba, Fernando Vargas? Salamat po. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Halak ka. Diba? Maraming salamat ah. Ano na, saan ba tayo? So dito mga kaeksena, ang sumagot ng hindi ay 65%. Hindi sila pabor sa ginawa daw ni PBBM. Naintindihan ko kayo kasi kanya-kanya naman tayo ng opinion. Pero ang sumagot ng 35%, pabor sila, salamat po. So sana sa susunod pag mayroong mga tayong live survey, kung hindi nyo pa napanood, huwag muna kayo sasagot. Pero kung napanood nyo na, gamitan nyo ng critical thinking. Tandaan nyo, hindi naman tayo dito nagmamatali-matalinon at nagagaling-galingan. Pero kung ilelevel lang natin yung utak natin sa mga DD shit vlogger na mga bobo, wag. Gumamit tayo noon. Libre lang ang gumamit ng critical thinking at alam kong gumagamit ang lahat sa inyo. Malamang na-excite lang kayo sa pagsagot kaya ganyan na nangyari. Pero that's the reality. Yan talaga yung sagot eh. So mga kaeksena, mamayang gabi susunugin pa natin si Harry Roque. At si Kat Kat Buena, send mo na yung sinasabi mo para idadagdag ko yan. Okay? So dito muna natin puputulin mga kaeksena. Maraming pa ihahabol ako. Wala ako kahapon eh. Maraming pa tayo itatopic at syempre may maisog pa ngayon. Try kong kumuha doon o mag-live doon, pakita natin o manonood ako noon. So mamaya, abangan nyo yung live natin. Mamayang gabi marami tayo susunugin. Okay? So ngayon, hanggang dito na lang muna mga kaeksena kasi may pupuntahan si Marites at hindi ako makakapag-live kasi walang magbabantay doon sa bebe. Okay? So maraming salamat mga kaeksena. Magkita kita tayo mamayang gabi dito lang sa channel Direct Freddy Valera. At pakisuportahan po yung isa ko pang channel, Direct Freddy Valera 2.0, para pwede rin kayong makapanood doon. At yung Facebook page, please pakipunta naman yung Facebook page now na Direct Freddy Valera Official, pakilike and follow. Diba? Constantino Maranan, maraming salamat po. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Maraming salamat po. Ito po yung lingkod na nag-iisang kabugera at eksenadora, nagmamaganda at nagmamaasim, ngunit hindi nagmamagaling, Direct Freddy Valera. Maraming salamat po. See you again later and I love you. God bless us all. Bye guys. Love you.